everyone. This is Jane and welcome back to my channel. Or welcome to my channel. So, for today's video, I'm going to discuss about kung paano ko nadala yung aso ko dito sa Finland, no? So, kasi dun sa unang video ko about me migrating here in Finland with a dog, hindi ko talaga na-discuss dun yung details kung paano ko siya nadala dito. So, ang dami kong comments na re-receive, messages na re-receive ng na nagtatanong kung paano nga ba yung process and all, and yun yung may mga questions sila. Well, they are not really asking naman like the whole process, but you know, may mga details akong na-miss out and hindi ko talaga na-discuss yung buong topic. So, this is the video for that. Para kapag may nagtanong ulit, isang bigaya na lang, ganyan. So, ayun nga, iisa-isahin ko dito yung mga process, yung requirements, yung process na ginawa ko, yung timeline, and stuff like that. Basta about sa pagdala ko kay Raishi dito sa Finland. So, hindi natin pahabain pa ang intro. Let's get started. First, we're going to tackle about the requirements. So, the links in the latest requirements can be seen in the description box. Make sure to always check this link kasi baka ina-update siya nung dalawang link yan, europa.eu and ruokavirasto. So, yun yung food authority dito sa Finland, no? So, always check those kasi baka yung requirements nila is magbago or hindi na valid since this video, no? Pero, I think yung since last year na dinala ko dito si Raishi and yung mga requirements na nandyan sa links na yan is the same pa rin naman. So, yeah. So, let's start with the requirements. So, yung mga requirements nga for the dog ay a pet passport or booklet. Ito yung mga requirements na nakaka-ready ako. So, ito yung meron ako kay Raishi. So, actually, itong pet passport na to is kinuha ko siya sa Pet Dentity, no? Ayan. So, andito yung details niya. Andito yung microchip details niya, yung owner details, ganyan. Pero, actually, hindi lahat ng vaccines niya ay nandito kasi yung veterinary clinic na pinagdalhan ko sa kanya nung after niya ma-microchip and all is hindi sila, ayaw nilang maglagay dito. Basta mahabang ano yun. Pero pwede rin naman kasi yung book, kung ano na yung booklet na meron sila sa clinic nyo, sa clinic na pinagdadalhan nyo sa kanila, pwede na yun. Basta okay naman siya. So ito yung niya. So ayan, dalawang booklet meron siya. Isang pet passport. Gusto ko lang kasi ito kasi para may pet passport. Mukha siya kasi siya talagang passport. Malaki lang siya. O, ganyan. Tapos may itsura niya dyan. May picture siya dyan. So, yun. Siyempre, andito lahat ng details niya. So, kailangan merong ganito yung pet nyo. And then, the next requirement is dapat of course microchip ang dog nyo bago nyo siya dalhin dito. So dapat si dog ma-microchip siya before nyo magpa-anti-rabies vaccine and lahat ng tests na gagawin like after. So yung pag-microchip talaga is like number one requirement sa pagdadala ng aso dito sa Finland kasi identity nila yun dito para pag nawala sila and all. And then the next, of course, is like anti-rabies vaccine. So, ilalagay siya sa health card or sa booklet ng dog. Titer test. So, titer test. And then, yung EU form or certificate. And, ano ba yung nakalagay dyan? Meron dyan nakalagay na owner's declaration and possible authorization. So, actually, sa EU form or certificate, meron na dong page or meron na dong item na dine-declare nyo na kayo yung owner ng dog na dinadala nyo. So, this is by the way, like non-commercial movement ng aso into EU ha, here in Finland or in EU. So, by what do I mean by non-commercial? This video is applicable only for dogs na talagang pagmamayari nyo and hindi nyo dadalhin for, you know,
for commercial purposes dito sa Finland or hindi niya binibenta dito. Pang-owner lang talaga ito. Next one is the anti-echinococcus treatment, which should be taken 24 hours to 120 hours before expected arrival dito sa Finland. Yan. So, yan yung mga nakalagay. Yan yung mga requirements na nakalagay sa Ruoca Verasto and then sa Europa.eu. Pero, meron pa tayong requirement dyan na hindi nakikita, which is the BAI, Export Permit, na galing sa Bureau of Animal Industry. So, for that, I think ang mga requirements nila ay health certificate from the vet, of course. So, another requirement pa yon. Yun yung requirement para makakuha ng by export permit. Gonna explain the process that I did. Okay, so the first thing that I really did, okay, the process and the timeline that I did when nung dinala ko nga si Raishi dito sa Finland. So first, I was expecting that I'm gonna leave Philippines by I think May or April ng 2022. So November pa lang, pina-microchip ko na si Raishi. November 2021 pa lang, pina-microchip ko na si Raishi. And then after microchip, so yun yung number one kong ginawa, ano, pina-microchip ko siya. After microchip, pina-anti-rabies vaccine ko siya, kasabay na. Pinauna lang muna yung microchip. Tapos after nun, pina-anti-rabies vaccine ko na siya. And then, after na anti-rabies vaccine, you need to wait 30 days. You need to wait at least 30 days before nyo siya ipa-titer test. Titer test is really needed dito sa Finland kasi dinedetermine niya yung level ng antibody sa katawan ng dog. Walang rabies yung mga dogs nila dito sa Finland. So, strict requirement yung titer test. And yung titer test, yung results niya is lumalabas ng, I think, kailan ko ba kinuha? So, nagpa-anti-rabies kami, nagpa-microchip and anti-rabies kami November. Pero yung yung titer test is kinuha namin, I think pinaschedule ko around January with the Animal House Makati. Sila actually yung sa, kasi dalawang veterinary clinic, actually yung pinagpilian ko, yung veterinary clinic ni Raishi sa Mandaluyong, which is VIP. And then yung sa Animal House Makati nga, mas mura yung Animal House Makati ng by 10K. Ganyan. So, mas malaking tipid kapag talaga nag-canvas muna kayo. Wala kasi tayong mga labs nang nagta-titer test dito sa Pilipinas. So, yung kaya mahal yung titer test kasi pinapadala pa yung sample ng dogs sa ibang bansa. Sa case ng Animal House Makati, ang partner nila is nasa Australia. So, kaya siguro mas mura din siya, no? So, na-receive siya doon based dito sa titer test, sa details. Na-receive siya doon. So, kinuha siya January, na-receive siya sa Australia February na. So, mga one. So, ilang days din bago nakarating doon. Lumabas yung results, March. So, pag nagpa-titer test kayo ng aso, so after 3 months pa siya allowed mag-travel. So, kaya talagang may timeline ako, no? Kaya talagang kinikwento ko dito yung timeline, no? Para alam nyo na kapag naisipan yung dalhin yung dog sa Finland, hindi kaya ng 1 month yun. Kasi, yun nga, may titer test na, yun nga, you need to wait after rabies, 30 days, and then after titer test, 3 months pa. So, ayun. And then, so, ano na lang yung kulang sa mga requirements ko after ng titer test? Ang kulang na lang is EU4 certificate, anti-echinococcus treatment, or yung tapeworm treatment, and yung by export, no? So, yung tatlong yun, along with the health certificate na kailangan sabay, is actually, hindi ko na pre-process on my own kasi sobrang nahahassle na ako kasi syempre nag-aasikaso rin ako ng papers ko, like yung visa ko and all. So, pinaprocess ko na siya sa Gold Pet Transport. Yung
tatlo or apat na requirements na yon sila na nag-process. And pre-nasis ko siya, I think, kasi ang alis namin nun is Wednesday. Tama ba? Yeah, I think pinaprocess ko siya Sunday, 17, 18, 19, 20, 21. So, within 5 days nung ano, no, nung sinabay-sabay ko na sila, so yung para sa bay, yung EU and everything, pinaprocess ko na sa Goldbed Transport. Hanapin nyo na lang yung, ilalagay ko yung link din sa description box. Nung kanilang Facebook page. As in, super hassle-free sila kausap. Super recommended ko talaga. Kasi, syempre, yung buy, may involved na government agency. And sa Quezon City pa siya. Though, nasa Makati lang naman ako. I mean, Mandaluyong. Pero kasi, syempre, alam niyo naman, pag government office, so, minsan may pila pa yan. So, ayoko na siyang gawin. Kaya, pinaprocess ko na siya sa Goldbed Transport. Tapos, yung EU form, wala kasi ako masyadong alam kung ano ba yung mga dapat ilagay dun, ano yung mga dapat gawin. And syempre, kailangan may vet din na kasama na, na alam kung paano gawin yun. Kasi, yung ibang napagtanungan ko din, hindi nila alam kung paano gawin yun, yung ibang vet clinic. So, yung Goldbed Transport talaga, ano, parang yun yung ano talaga nila, parang nag-specialize talaga sila sa pag import-export ng pets, sa pagpapadala ng pets, pagpaprocess ng mga anything related sa pagta-travel ng pets. So, you should check their page out, give them a message kasi talagang super, super hassle-free. Although, syempre, may bayad yun, no? So, medyo, syempre, babayaran mo yung effort nila and everything. So, it might be pricey if sa kanila nyo pinaprocess lahat. But in my case, yun nga, yung remaining documents na lang yung pinaprocess ko. And isinakto kong iprocess siya like within 5 days bago ako umalis. Kasi, yun nga, yung Echinococcus tapeworm, may limit siya na 5 days lang before arrival siya dapat makuha. And yung buy-export din, yung health certificate, 10 days lang silang valid, I think, if I remember it right. Yeah, 10 days lang siyang valid. So, parang ayoko nang, syempre, before 10 days pa, tapos babalik ka rin for the Echinococcus. So, pinag-isa ko na lang, ganyan. And then, ayun, yun na yung pinaka-process. Yun na yung mga requirements na kinuha ko. No? Sana wala akong nakalimutan. But, punta naman tayo dun sa mga usual questions and maybe konting story time, I don't know, about sa pagpe-prepare ko ng travel ni Raishi namin, naming dalawa dito sa Finland. So, sabi ko nga sa inyo, so ito yung mga isang question I think na na-encounter ko. Sabi ko nga sa inyo, diba dapat April or May ang expected na alis ko, but na-move siya kasi na-delay yung residence permit ko dito. So, naging concern ko kung ano ba, naging concern, one of the concerns ko is hanggang kailan ba valid yung titer test. So, actually, wala kasing nakalagay sa titer test dito kung hanggang kailan siya valid, no? Pero, nung na-research ko, I think valid naman siya for 1 year. Ganyan. So, pasok pa. Pasok pa yung titer test ni Raishi noon. And then, so, isa rin sa mga tanong, how did I prepare for travel? Paano yung sa airline? Anong airline yung sinakyan namin? So, yung sinakyan naming airline is Qatar Airways. And I tried to go to their office sa McKinley, sa BGC. Pero, nung time na yun, 2020, nung last year, 2022, wala na sila dun. So, parang dahil sa pandemic, hindi na sila nag-office doon. So, nung pumunta ako doon, may binigay na number sa akin. Yung kuyang guard, I think binibigay talaga nila yon sa lahat ng pupunta doon. Kasi nga, siguro, I think maraming nagpupunta ganyan. So, binigay nila ako ng number. And actually, yung number na doon, I think makikita nyo rin sa website ng Qatar Airways, sa contact us nila, ganyan. Kasi, ang sumasagot sa customer service nila is hindi taga dito sa atin. So, taga-ibang bansa. Kung saan man, yung customer service nila. Ayan, so, yun yung tinawagan ko. And actually,
I called them like 2 months before kami mag-fly ni Raishi, no, mga ganyan. Sobrang nahirapan ako kasi parang ayaw niyang i-accept na ipakargo mo na lang yung dogs mo, huwag mo nang isabay sa'yo kasi ilalagay siya nga sa hold area, sa baggage area, kasi Raishi is above 8 kilograms. So, hindi siya pwede sa cabin with me. So, sabi ko, hindi. Kasi meron din akong video actually na pinanood before. Siyempre, nag-research ako, no? May video din akong pinanood na nagdala naman ng dog niya sa Italy na hindi, possible naman yun eh. Sa ganito, ganyan. Tsaka na-research ko sa, sa site nyo, ganyan, na okay lang naman, basta hindi siya yung ganitong lahing dogs, okay lang naman siya ilagay sa hold area, blah, blah, blah. Actually, kinakabahan din ako talagang ilagay sa hold area si Raishi, pero kasi kailangan ko talaga siyang dalhin dito sa Finland, so talagang nagdasal na lang ako ng maigi, ganyan, kasi senior na rin si Raishi, but thankfully, na-survive niya naman. Ayun. So, parang ayaw niya. Sabi niya, ilagay ko na lang sa, yung parang specialized na may for dog lang talaga na hindi sasabay sa akin. Ganyan, sabi ko, no. Okay, ayun. So, nag-yes na lang ako sa kanya. Okay. Ganyan. Tapos, tumawag na lang ako ulit. Tapos, iba na yung sumagot sa akin. Tapos, yun nga, tinanong, pareho naman nilang tinanong sa kanyang details ng dog kasi chine-check nila kung pwede ba siyang ilagay sa hold kasi hindi ba siya, may mga ibang dogs kasi na ibang lahi, di ba, na hindi pwede doon, hindi pwedeng i-travel, may mga dogs na hindi pwedeng i-travel, hindi pwedeng ilagay sa baggage hold area ng plane. So, yun. So, sinabi naman yung pangalawang nakausap ko, sabi niya naman sa akin, sige, pwede siya, ganito yung fee, sinabi niya sa akin yung fee, and all, yung kailangan, laman, yung kailangang size ng cage, everything, tapos, sabi niya sa akin, tawag ka na lang ulit, at least 1 month or 3 weeks before kayo mag-fly para ma-reserve yung dog mo kasi masyado bang maaga yung 2 months, no? So, ayan. After that, I think 1 month or 3 weeks before, tumawag ulit ako to reserve it. And then they were able to reserve it for me. Meron silang pinadalang email sa akin na, yun nga, may pet at chuchu. Meron sila dito. Ayan, oh. Ito yun. Qatar Airways support request has been created. Pet services. So, may ganun silang email sa akin. So, ito pinaprint ko to para ipakita sa mga, sa pag-check-in namin. Wala naman ako experience no sa other airlines. Pero, yung process namin ng pag-check-in ni Raishi, actually, story time about that. Yung sa process ng pag-check-in and everything. Yung sa pagbayad. So, nagbayad na ako ng payment ni Raishi. Ayun pala, yung payment, kung magkano ba yung parang ticket niya, yung pag-ano sa kanya, isang pagpapalipad sa kanya. For aside pa dun sa mga requirements na magastos, yun nga, yung magkano yung binayaran ko sa kanya. Nagbayad ako on the spot nung flight namin sa check-in counter ng 25,000 cash pesos kasi parang 8 kilograms up to 32 kilograms yun yung payment para sa kanila tapos dun sila sa hold area sa baggage area pero yung mga 8 kilograms and below na dog yung mga maliliit I think pwede sila sa cabin hindi ko sure tanong mo na lang sa Qatar Airways I think 15,000 yung bayad sa kanila. Hindi ko rin yun sure. Yun lang yung, I think, natatandaan ko nung nag-research ako. And then, kapag mas malaki pa sila dun sa 32 kilograms ba yun? Basta, or 15.
8 to 15 ba yun? Actually, hindi ko na maalala. Basta ba, kung mas malaki pa sila dun sa, meron kasi yung small, medium, large. Kung nandun sila sa large, kasi si Raishi medium, kung mas malaki sila sa medium, nasa large pa, ano sila, I think ang babayaran is 35K. Hindi ko rin, hindi rin ako sure dyan. Pero I think nasa ganong range, no? Ayan, so, ayun, so nung pagpunta na, pagpasok namin, so nung dumating kami sa airport, actually yung guard hindi pa niya sure kung papapasokin niya kami kasi hindi niya alam kung pwede ba yung dogs, no? Pero itong itinawag naman niya, okay, sige, pwede naman daw, na-reserve naman namin siya ng spot doon, so expected na may darating na dogs na magta-travel with the owner, ganyan. And then pinapasok kami doon syempre sa airport, ganyan, tapos nakapila na ako doon sa... Ang hirap, ako lang mag-isa, tapos ang dami ko, dala ko yung buong buhay ko dito, buong buhay, wow. Parang iyak dyan. Dala ko yung buong buhay ko dito sa Finland, tapos ha, ako lang mag-isa, syempre hindi makakapasok ng mga kasama ko, sila mama, hindi sila makakapasok kasi, syempre bawal sila doon, doon lang sila sa labas, or akit sila, or pupunta sila ng arrival, akit sila sa taas, babla, ganyan. Hindi sila pwedeng pumasok mismo doon sa departure area, diba? So, ako lang talaga mag-isa, nasa isang stroller si Raishi, nandun yung, kasi malaki din yung, ano niya, yung cage niya. Crate pala yung tawag doon. So, dun siya, tapos yung maleta ko, dalawa, isang hand carry, isang, hindi, actually tatlo, dalawang check-in, isang malaki, isang medyo maliit, tapos yung hand carry ko pa, tapos may backpack. Anyway, so, yun, so, nung time na dumating kami, mahaba na yung pila. Kahit maaga ako, ah, parang mga 6 hours, nandun na ako. Pero, may nakapila na agad. Nagpilahan na agad. Tapos, ang daming tao talaga. Kasi, I think, yung time na umilis ako, yun din talaga yung as in biglang, ano na eh, okay na, yung pwede na talaga lumabas. Pwede na talaga lumabas. Ano. Tapos, so, diba, biglang dagsa talaga, biglang dami talaga yung tao sa airport, no? Buti na lang, nung nakita naman ako ng staff ng Qatar Airways, parang hindi ko alam kung yun ba talaga yung protocol o naawa lang sila sa akin. Kasi mag-isa lang ako, blablabla. So, madala akong aso. Pinapila nila ako dun sa special area. And yung special area, special assistance, eme. So, nandun yung mga senior and mga PWD. So, nakapila ako dun. Kasi meron akong dog. So, parang inisip ko, ay, buti na lang, dala ko si Raishi. Ganyan. Pero, ayun. Yung check-in na yun, sobrang tagal talaga. As in, chinek talaga nila yung paper, si Raishi, lahat. Tapos na okay na, nagbayad na ako. For me naman, kahit sobrang tagal nung check-in na process, parang inabot ata ako ng 1 hour dun eh. Kahit na hindi ako nakapila ng mahaba, nandun ako special area, inabot ako ng 1 hour. I think, yes, 1 hour. Ano, sobrang smooth naman and talagang sobrang, since kompleto nga yung requirements ko, wala akong problems, talagang, ano siya, okay siya. So far, tapos, sobrang maayos naman yung naging pag-check-in namin ni Raishi. And then, yung after that, actually si Raishi, hindi siya chine-check-in agad kasi hinuhuli yung mga dogs para kapag land, mauuna silang, ano, I think, yeah. Para hindi rin siguro masuffocate. Kasi kapag sa dulo, kapag nauna siya, sa dulo siya. Ganyan. Basta yun. And I think, kailangan muna akong makatawid ng immigration. Kaya siya hinuli. Anyway. Ayun, tapos, kung tatanungin nyo yung process ng layover, kasi ano eh, isang airline lang naman ako yung sa layover. Both Qatar Airways yun. So, I don't know that. May natanong kasi sa akin paano yung process kapag like Finnair, Qatar, tapos Finnair, ganyan. Sabi ko, ano. So, hindi ako sure kung ano yung magiging process no, kasi magkaibang airlines. But for me, dalawang, ano siya, isang airline lang naman. So, naging smooth lang din siya all throughout. Nung layover, nagtanong ako dun sa Doha. Nagtanong ako sa service desk ng Qatar Airways kung nang update kay Raishi kung kamusta na siya, ayun. So, okay naman siya. Nagpakita sila ng picture sa akin na nilabas nila si Raishi, nilagay niya na sa isang area, pinakain nila ng food,
binigyan nila ng drinks kasi yung nilagay ko sa kanyang food and drinks dun sa ano niya, sa crate niya is parang natapon din sa loob niya. So, ayun. So, yeah. And then tip din, I think yung mga papers ng dog nyo, like yung mga, kahit yung mga photocopy lang, ilagay nyo rin, i-plaster nyo dun sa ano niya, sa crate niya, and then yung mga gamit niya, ilagay nyo na rin dun, kasi, ano yun eh, bilang yun sa 30, sa, ano, ng 8 kilograms to 32 kilograms. So, para hindi siya masama sa bagahin nyo, dun na lang din ilagay, kung kayang ilagay dun sa loob. Basta yun. Okay, what, tapos, okay, so another, may isa pa akong question na nakuha, what to expect sa customs in Finland? Saan kukunin? May babayaran ba? Ganyan. So, what, in Finland, pag-arrive naman ni Raishi, actually, nalito ako, hindi ko alam kung saan siya kukunin. Nakuha ko na yung bagahe ko, hinahanap ko siya, hindi ko alam kung saan ko siya kukunin. Akala ko, kukunin ko siya sa customs, akala ko didiretso siya doon, pero hindi pala. So, ang nangyari is, lumabas ako, nawala siya. Tapos, bumalik ulit ako sa loob kasi hinahanap ako nung nag-handle sa kanya, paglapag namin. So, meron palang area doon sa likod ng mga, ng baggage belt. Doon ko pala siya kukunin, hindi ko nakita yon. So, hinahanap pa nga ako, bumalik pa nga ulit ako sa loob. Tapos, ayun, so, doon niya siya kukunin. And then, syempre, paglabas nyo, dapat pasok kayo dun sa may customs. Merong area na kapag ma-declare kayo, kasi kailangan nyo siyang i-declare, nadala nyo siya. Ayan, so, pagdating naman sa customs, wala ka namang babayaran kasi hindi siya in-import. Hindi ko siya in-export dito sa Finland. Or in-import dito sa Finland. As, you know, as commercial, for commercial purpose, hindi ko siya binenta dito or ibibenta dito. So, wala naman akong babayarang tax. Wala akong binayaran. Chinek lang nila yung papers and everything is there. So, I've had no problems. Yeah. So, I think that this is gonna be the end of this video. Gosh, finally, nagawa ko rin siya. Sobrang tagal. Ayan. You know, if you have more questions, you can comment on this video or I don't know, find me on Facebook, message me, char. Yeah, kasi ganun yung ginawa nung iba talaga. Nahanap nila ako sa Facebook tapos nag-message nila sa akin. But ayun nga. Check nyo lang lagi yung link in the description below and yeah, I hope madala nyo rin yung mga fur babies nyo dito sa Finland or dito sa Europe. I hope makatulong itong video na to sa mga bagay, sa mga expect nyo. Huwag kayong ma-stress. Kasi ako na-stress eh. Char. Ayun. So, ayun. Yun lang. Thank you so much guys for watching. I hope this video can help you bring your dog here in Finland or in EU. That's all. Thank you so much for watching this video. I hope to see you in my next vlog or video. That's I think. Thank you so much. Bye.